from the book of Hosea. Family, sino po dito nakapag-aaral ng book of Hosea? Meron na? Pero alam po ninyong may book of Hosea. Usually po kasi minor prophets, no, are the books we either babasahin na natin napakabilis or minsan, dati po, nilalaktawan ko rin ang mga book of the prophets kasi mahirap po talaga silang intindihin. But if we take the hard work of studying them, you would see na it's so worth it. And we can see, no, if we take the time to study the minor prophets and even the major prophets, na, oo nga, every word of God is so beautiful. Nung nagsiseries po ako ngayon ng minor prophets sa cell namin, every time pupunta ako sa isang book, lagi kong ending, wow, napakaganda ng book na to, favorite book ko na to. Paglipat ko sa next book, wow, napakaganda ng book na to, favorite book ko na to. So, lahat po, favorite book natin. So, from the book of Hosea, I pray that we would see this afternoon the steadfast love of the Lord, not only for Israel, but also for us. No? So, before we start, let's pray first. Lord, thank you for this afternoon that you have given me with my brothers and sisters, Lord, here at BSL. Truly, it's a joy to feast together, not only with the physical food that you have just given us, but especially, Lord, for the spiritual food that you are continually sustaining us with. So guide us, Lord, and may we have a wonderful time of study together, and that you may be glorified, Lord, as we learn the truth about you through the minor prophets. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, the name Hosea is similar to the word, or to the name Joshua, or to the name Jesus, which all of them means salvation. You know, Yahweh is my salvation. Hosea is a minor prophet, no, na kagaya ng sinabi natin kanina kay Jonah, no, is a minor prophet. He's minor, but his message is not in any way, hindi minor ang kanyang message, but rather ang kanyang ministry ay mas maikli o mas maliit compared kina. Sino ba yung mga kilala niyong major prophets natin? Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, no, Daniel, okay, and Lamentations of Jeremiah. Now, it's one of the helpful things po, if you would venture into studying the prophets, major or minor, pinakamahalaga pong malaman ninyo ano yung context kung saan sila nag-serve. Usually, sinasabi nila yan sa beginning ng book. Kagaya ni Hosea, he was ministering during the time of King Uzziah, King Jotham, King Ahaz, and King Hezekiah of the southern kingdom in Judah, but also during the time of King Jeroboam in Israel, the northern kingdom. Si Hosea ay pinadala papunta sa northern kingdom, Israel, kay King Jeroboam. Kasabay niya nag-minister sa southern kingdom naman, ang pumunta doon, si Micah, no, si Prophet Micah. Kasabayan din nila si Prophet Isaiah. No, so yan yung mga kasabayan ni Hosea. And in order for us to understand, bakit ba kailangan magpadala ng Panginoon ng propeta sa kanila? In your understanding po, ano po ba ang role ng isang prophet? To tell? To foretell yung nangyayari sa future? Tsaka? To relay yung message ng Panginoon, that is to foretell. Diba? Foretell. No, there's a message from God. Usually it starts with, the word of the Lord came down to the prophet, kagaya ni Jonah kanina. And then the prophet is to relay that word. Bakit may ganun? Bakit kinilangan, the word of the Lord came down, and then sasabihin, ano yung purpose kung bakit pinapasabi ng Panginoon? Warning. Judgment. Bakit may warning? Bakit may judgment? Because of sin, specifically, para sa Israel, tandaan po ninyo, na when the Lord commanded them, or gave them the privilege and joy to enter into the promised land, Deuteronomy 28, the Lord warned them. Sabi ng Panginoon sa kanila, papasok na kayo sa promised land. Ito yung covenant natin. Deuteronomy 28, nagbigay siya, kapag sinunod ninyo yung covenant, ito lahat ng blessing para sa inyo. Pag sinuway ninyo yung covenant,
Ito lahat ng curses na nakalista para sa inyo. Consequence. At isa dun sa mga consequence ay you may exile sila. Matatalo sila ng kaaway. Kaya nagpapadala ng prophet ang Panginoon para ipaalala sa kanila, sumusuway kayo sa covenant. Sumasamba kayo sa ibang Diyos-Diyosan. Warning ito before the judgment. Warning ito, repent, return to me bago dumating yung judgment. So yan po yung ano. So tingnan po natin, bakit kailangan padala ng Panginoon si King Hosea, ay si Prophet Hosea? Tingnan natin ang sitwasyon during the time of King Jeroboam in Israel. Pinasadahan na natin kanina to sa preaching, no? So, pero mas maganda basahin natin from the text. Para hindi po maubos ang laway ko, hihingi ako ng volunteer. Sinong gusto magbasa ng ating text dito sa slide na ito? Meron pong gusto mag-volunteer? Babasahin. Huwag po mahiya. Magkakapamilya po tayo. Okay lang po yan. Sige po. First Kings chapter 12, verses 25-27. And then Jeroboam built Shechem in the hill country of Ephraim and lived there. And he went out from there and built Bethlehem. Jeroboam said in his heart, now the kingdom will return to the house of David. If his people go up to offer sacrifices in the house of the Lord at Jerusalem, then the heart of his people will return to their Lord, even to Rehoboam, king of Judah. They will kill me and return to Rehoboam, king of Judah. Okay. Dito po sa binasa natin, may dilema si King Jeroboam. Kakahati lang po ng kingdom na to, no? From Solomon, Rehoboam, Jeroboam, nahati, no? Ngayon, si Jeroboam, napunta siya dun sa Ephraim, sa may Israel, sa northern part. Meron siyang dilema. Anong dilema niya? Anong pinoproblema ni Jeroboam? Sabi niya sa verse 27, if these people go up to offer sacrifices in the house of the Lord at Jerusalem, saan po yung Jerusalem? Sa Judah, dun sa kabilang kingdom. Kasi di ba ang binigay ng Panginoon sa kanila na lugar kung saan sila sasamba, saan sila mag-offer, ay Jerusalem, the temple na tinayo ni Solomon. Ngayon, since nandun sila sa kabilang side, ang problema ni Jeroboam, pag pumalik yung mga tao doon, kasi kung doon pa rin sila sasamba, baka mamaya bumalik yung loyalty nila kay Rehoboam. Baka mamaya sumamba sila doon, magkabati-bati sila, iwanan ako ng mga tao na sumama sa akin. So ang ginawa ni Jeroboam, nag-build siya ng sarili niyang place of worship. No? So ito yung ginawa niya. Sino pong next na gusto magbasa? Volunteer? Hindi tayo matatapos hanggat wala nagpa-volunteer. Sige kayo, hanggang 5 o'clock tayo dito. Sige po. Sige po. Ay, sige po. No, so, dahil sa problema niya na yon, ang ginawa niya, nagtayo siya 2 golden calves. Sounds familiar? Saan niyo narinig yun? Sa Sinai, di ba? Yung kay Moses, ginawa na naman niya. And then sabi niya, it is too much for you to go up to Jerusalem. Sabi, concerned daw siya kunyari sa mga tao, baka mahirapan kayo pagpunta kayo sa Jerusalem. Behold your gods. Ito na yung Diyos niyo, yung 2 golden calves that brought you up from the land of Egypt. In short, the very first action of this king, pagkatapos ma-divide ang kingdom, idolatry. Samba agad sa Diyos-Diyosan. 2 place of worship, Bethel and Dan. And this thing became a sin, for the people went to worship before as the one as far as Dan. So, nagbago, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. At yun yung time na pinadala ng Panginoon si Hosea. And this is the message of Hosea. Ito yung simple outline ng book. So if you want to take a snap of this para pag ni-review ninyo ang Hosea, alam ninyo ang division.
major division ng Hosea. So it begins with the prodigal wife. No, you'll see why. No, what's the point of the Lord? Si Hosea yung inutusan ni Lord na mag-asawa ng prostitute, no? So kakaibang work ng prophet. You know, while most prophets are called to preach, there are prophets who are called to minister by being an object lesson. Kagaya ni Hosea, na pinag-asawa ni Lord ng isang prostitute. Bakit? Later, malalaman natin. May ibang prophet na inutusan ni Lord, humiga ka ng ganitong side for how many days? The next day, humiga ka ng ganitong side para ipakita mo sa Israel yung kasalanan nila. Merong ibang prophet na maghubot-hubad ka for how many days para makita ng Israel kung ano yung kahihiyan na ginagawa nila. They are object lessons. So, ganun si Hosea. Yung iba, tinawag para mag-preach, kagaya ni Jonah. Di ba? Pumunta siya sa... pasaway muna. Pero later on, pumunta naman siya sa Nineveh to preach. Okay? Pangalawa, so, not only a prodigal wife, but a prodigal nation. But then, it's contrasted at the end by the steadfast love of the Lord. So, tingnan muna natin itong una, the prodigal wife. Hosea chapter 1. Verse 2 to 3. Sige, ako na muna magbabasa para mawala yung kaba sa dibdib ninyo. So, magbabasa. Okay, sabi niya, when the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, go take for yourself a wife of harlotry and have children of harlotry, for the land commits flagrant harlotry, forsaking the Lord. So, he went and took Gomer, daughter of Diblaim. Okay, kung kayo po si Hosea, sabi ni Lord, mag-asawa ka ng prostitute. What would you feel? What would you, imagine? No? Lord, ha? And then my point, anong point ni Lord? Bakit niya gusto mag-asawa si Hosea ng wife of harlotry? Nandito sa text natin. For the land commits flagrant harlotry. Pag sinabi natin flagrant, ano po ibig sabihin nun? Lantaran. Walang kahihiyan. Harap-harapan ng Diyos. Hindi na tinatago. Di ba usually kasalanan? Hiyang-hiya tayong makita, tinatago na. Sila hindi. Harap-harapan ng Diyos, they are committing harlotry, meaning they're worshiping other gods. They are forsaking the Lord. Si Hosea ba kagaya ni Jonah? Ayoko nga Lord, ang hirap, tatakbo ko. Ano ginawa ni, ito yung hina yan si Hosea, ano ginawa niya? Sumunod. He took Gomer, the daughter of Diblaim. Grabe, ang life ng prophet. Ngayon, si Hosea at si Gomer ay nagkaroon ng anak. Makikita niyo yan sa Hosea chapter 1, verse 4 to 8. At ito yung mga pangalan ng anak. Meron po ba dito may pangalan na nakalista dito? Sana wala. First na anak nila, si Jezreel. Ibig sabihin, God will scatter His people. Kakalat niya yung mga tao dahil sa kasalanan nila, they will be exiled. They will be thrown into a foreign land. At nakita natin nangyari yan. Nagkaroon sila ng kasunod na anak, Lo Ruhama. So nota sa mga magkakaanak pa lang. Minsan kasi may mga tao mag-scroll sa Bible, tapos makakita, ay ang ganda pakinggan ng pangalan na to. Alamin niyo muna yung meaning, baka ang meaning, Lo Ruhama, not have mercy. No, he will no longer have mercy to his people because of their sin, because of their idolatry. Nagkaroon pa sila ng pangatlong anak, ang pangalan ay Lo-Ami. At sa lahat ng ipapangalan nyo, huwag ito. Kasi, no longer my people. Israel was his people. But because of their sins, sabi niya, ganitong kabigat ang kasalanan nyo sa akin. I will no longer call you as my people. Why do you think God commanded Hosea to go at great lengths? Mag-asawa pa ng prostitutes. Magkaalak pa na papangalanan niya ng Jezreel, Lo Ruhama, Lo Ami. Bakit? Ano ang punto ng Panginoon?
para maipakita yung resulta nung sin nila, nung lifestyle nila. Yes? Medyo sensitive na tanong, no? Siguro na lang ganito. Sino dito ang nakapanood na o may kakilala na asawa na niloko ng asawa? Lahat. Ano ang nararamdaman? Kahit nanonood lang tayo. Sino nanonood dito ng Queen of Tears? Nasa simula pa lang po ako, hindi ko po natapos. Pero alam ko may ganong issue din doon. No? Ano ang nararamdaman ng isang asawa pag niloko siya ng asawa niya? Sakit, galit, masakit. Yun ang point ng Panginoon. Masakit yung ginagawa niyo sa akin. Mahal na mahal ko kayo bilang bayan ko. Lahat ibinigay ko sa inyo. May tanong pa nga siya sa Micah, sa Book of Micah. Ano ba ang ginawa ko sa inyo? Bakit kayo nagre-rebelde sa akin? Nagkulang ba ako sa inyo? Meron ba akong hindi binigay sa inyo na ipinangako ko? Bakit kayo tumatalikod sa akin? Yan ang pinapakita ng Panginoon. Our sin grieves God. Hindi lang siya basta judgment. Hindi lang siya basta anger. Hindi lang siya basta wrath. It also grieves God. Para nating sa harap-harapan, pinupunit yung puso ng Diyos kapag tayo ay nakasala. At yun ang ginagawa ng Israel sa Kanya. Tignan nyo dito. Pakinggan ninyo or tingnan natin yung bigat ng sinasabi. Sorry, medyo mas maliit. So ako na magbabasa nito. Maliit ang text ko. No? Hosea chapter 2. Eh, salamat po. Para mas maganda yung effect pa nagsasalita, lumilipad-lipad yung ano ko, no? Yung polo ko. For their mother, si Gomer, has played the harlot. She who conceived them has acted shamefully. So, ganito yung nangyari. Diba, from harlotry na nga si Gomer, minahal siya ni Hosea unconditionally, pero niloko pa rin siya ni Gomer. Niloko pa rin siya ni Gomer. Yan ito ang ginawa niya. Your mother has played the harlot. She who conceived them has acted shamefully. For she said, I will go after my lovers who give me my bread, my water, my wool, and my flax, my oil, and my drink. She will pursue her lovers. So sabihin, meron siyang ibang mga lalaking minahal, hahabulin niya, pero sabi niya, but she will not overtake them. She will seek, but will not find them. Then she will say, I will go back to my first husband, for it was better for me then than now. For she does not know that it was I who gave her the grain, the new wine, the oil, and lavished on her silver and gold, which they used for Baal. Nakita niyo yung ginawa ni Gomer dito? Minahal siya ni Hosea. Pinrovide ni Hosea lahat ng pangangailangan niya. Pero may mga nanligaw sa kanya, may mga nagpakita ng pag-ibig sa kanya, at una sinabi niya, ay, mas gusto ko yung lalaking yun kasi binibigyan niya ako tinapay, binibigyan niya ako ng wool. Hindi niya alam na lahat ng ini-enjoy niya galing kay Hosea, asawa niya. So iniwan niya si Hosea, hinabol niya yung mga lalaking yun kasi feeling niya mas mahal siya ng mga lalaking yun. Pero sabi, hindi niya maaabutan. Hindi niya makukuha yung pagmamahal na hinahanap niya doon sa mga lalaking yun. And then marirealize niya, ay, babalik na lang ako kay Hosea. Kasi mas okay yung kalagayan ko nung na kay Hosea ako. Sabi ni Hosea, hindi niya alam, ako ang nagbigay sa kanya ng lahat ng meron siya. Binigyan ko pa siya ng silver and gold na ginamit nila pagsamba sa Diyos-Diyosan. And that is what God, that is what Israel is doing to God. Diba? Sino nag-provide ng lahat para sa Israel? God. Pero sasabihin nila, ay, mabuti pa bumalik sa Egypt. Ay, mabuti pa yung Assyria. Ay, mabuti pa yung Diyos ng mga ibang bayan na to. Sa kanila tayo sumamba. Hindi nila alam, ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng meron sila. And so, ang punishment ng Panginoon para kay Gomer, I will destroy her vines and fig trees, of which she said, these are my wages, which my lovers have given me. I will make them a forest,
and the beasts of the field will devour them. I'll punish her for the days of the Baals when she used to offer sacrifices to them and adorn herself with earrings and jewelry and follow her lovers so that she forgot me. So, napansin nyo parang halos mag-intertwine si Gomer at ang Israel, no? The wordings ng Panginoon. Parang pinag-iisa niya si Gomer at Israel kasi parehong-pareho sila ng ginagawa. At ganun din, paparusahan ng Panginoon ang Israel dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Pero, sa kabila ng kanilang kasamaan, sa kabila ng kanilang paglalapastangan sa Diyos, sa kabila ng sakit na pinaranas nila sa Diyos, ito ang pangako ng Diyos. Sabi niya, yet the number of the sons of Israel will be like the sand of the sea, which cannot be measured and numbered. And in the place where it was said to them, you are not my people. Diba, ginawa ng Panginoon, pinangalanan yung anak. Pero sa lugar din na yon, sabi ng Panginoon, it will be said to them, you are sons of the living God. Anong gagawin ng Panginoon para sa kanila? I-re-restore sila. Mula doon sa kalagayan na nagre-rebelde sila sa Diyos at sinabihan silang, hindi ko na kayo tao, gagawa ang Diyos ng paraan at ng kaligtasan para dumating sa punto na sila ay tatawagin muling anak ng Diyos. Grabe, no? Deserve ba nila yun? No. Deserve ba natin yun? No. What can we say of God? Praise God, di ba? But He is a God such as this. Again, sabi niya, I will sow her for myself in the land. I will also have compassion on her who had not obtained compassion. And I will say to those who were not my people, you are my people. And then, ito pinakamaganda, they will say, you are my God. Not only is God's view of them changed, but their hearts are changed so that they would say, you are my God. Ibig sabihin, darating ang time, tatalikuran nila lahat ng idolatry nila, tatalikuran nila lahat ng Diyos-Diyosa nila, at marirealize nila, Yahweh, you are our God and no one else. So, in Hosea chapter 3, diba, alam natin ng mga unang chapter, iniwanan ni Gomer si Hosea. Pero pagdating dito sa chapter 3, ang ginawa ng Panginoon, inutusan niya si Hosea, ikasal mo ulit, o habulin mo si Gomer. Habulin mo si Gomer at magpakasal kayo ulit. Sabi niya, then the Lord sent to me, go again, love a woman who is loved by her husband, yet an adulteress, even as the Lord loves the son of Israel, though they turn to other gods and love raisin cakes. Buti hindi carrot cake yung sinabi, no? Sarap ng carrot cake kanina eh. Ito, love raisin cakes. Yung raisin cakes, ginagamit nila pang offer sa gods. No? So, kaya raisin cakes. So, I bought her for myself. Ginawa ni Hosea, napaka-obedient, no? Grabe si Hosea, iniwan na siya ng pinangasal. Sabi ni Lord, mag-asawa ka ng prostitute. Sige Lord, mag-asawa ko prostitute. Lord, iniwan na ako. Ang sakit-sakit, Lord. Pinagpalit niya ako. Tapos sabi ni Lord, balikan mo siya. Yes, Lord, balikan ko siya. No, so, ginawa niya siya, I bought her for myself 15 shekels of silver. Would you remember an amount of silver so very familiar with us na pinagpalit sa isang tao? Judas, how many shekels would you remember? 30 shekels. This one is 15. Ang 30 shekels during their time is the equivalent payment for a slave. So Judas replaced Christ for a amount of a slave. 15 shekels then mean si Gomer ay mas mababa na sa slave. Kasi slave ay 30. Siya 15. Kasi harlot na siya. Sobrang baba na ng kalagayan niya. But Hosea bought her. Minahal niya ulit. Then I said to her, you shall stay with me for many days. You shall not play the harlot, nor shall you have a man, so I will also be toward you. No, grabe.
sumama ka sa akin, tumira ka sa akin, mamahalin kita. Huwag ka na magkaroon ng, huwag ka na maging harlot ulit. Restored ang lahat ng pagmamahal ko para sa iyo. In the same way the Lord has done for us. So, kita ba ninyo to? Pwede ko ba itong i-zoom? Hindi ko alam kung paano eh. Ay. So anyway, yung picture ng marriage, ng paghihiwalay, ng adultery at restoration ni Hosea, is the same picture na ginawa ng Panginoon, is picturing kung ano yung ginawa ng Panginoon sa Israel. Diba nung binigay ng Panginoon ang covenant through Moses in the Mount of Sinai, is their covenant, is their marriage. But then the idolatry of Israel is their adultery against God, but God will restore them. No, God will restore them. So, mula sa picture na ipinakita niya through Hosea, Gomer, ngayon, meron na siyang direct na message para sa mga tao. Para this time, bago dumating yung message, intindi na nila ang puso ng Panginoon sa kasalanan na ginawa nila. And this is the indictment of the Lord against His prodigal nation. Hosea chapter 4, verse 1 to 3 says, "Listen to the word of the Lord, O sons of Israel, for the Lord has a case, may kaso, against the inhabitants of the land." Ano ang kaso ng Panginoon laban sa kanila? There is no faithfulness or kindness or knowledge of God in the land. Yan yung pinakakaso sa kanila. Hindi nila kilala ang Diyos. Which is so ironic. Kasi sila yung bayan na ibinigyan ng Diyos ng kanyang salita. Sila yung bayan na ibinigay ng Diyos direkta ang utos. Sila ang bayan na may access sa templo para sumamba sa Panginoon. Sila ang bayan na ginaguyod ng Diyos para ipakilala sa buong mundo kung sino ang Diyos. Pero sila mismo ang bayan na walang knowledge of God in the land. Gaano kahalaga sa Panginoon nakilala natin siya. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng word na knowledge? Ano po ang pagkakaintindi niyo sa word na knowledge? Knowledge. Alam. Maunawaan. Naintindihan. Pero ang knowledge sa scripture is more than just alam. Wisdom? Yes. Pero knowledge is intimate knowledge. Knowledge, the word used here, is the same word na sinabi, Adam knew his wife, Eve, when they had relations. That's the kind of intimacy na binapakita sa atin ng knowledge dito. Hindi lang siya yung hindi nila alam ang mga bagay patungkol sa Diyos. Ang sinasabi niya, wala silang relasyon sa Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila minamahal ang Diyos. Kasi yun ang ibig sabihin ng knowledge para sa kanila. To have an intimate relationship with God. Ano po ang resulta ng walang knowledge sa Panginoon? There is swearing, deception, murder, stealing, adultery, violence, bloodshed follows bloodshed. Lahat ng pagsaway sa Ten Commandments, napansin nyo, no? Lahat ng pagsuway doon. And therefore, anong resulta? The land mourns. Everyone in it languishes. Alam niyo po ibig sabihin ng languishes? Waste away. Naaagnas, nabubulok, nasisira. Along with all, a tao lang bang apektado? Hindi. Even the beasts of the field, the birds of the sky, and the fish of the sea. Pag sinabi mong beast of the field, that's their source of living, income. Kasi agricultural people sila during their time eh. So, apektado lahat ng bahagi ng pamumuhay nila dahil sa kasalanan nila. The Lord is cursing them, punishing them for turning away from God, for not having the knowledge of God. So, question sa atin. Gaano ka-importante sa atin ang knowledge of God? Ang makilala ang Panginoon. Ang mag-spend ng time sa Kanyang salita, sa sarili nating pagbabasa, sa pag-attend natin ng Bible study, o sa pag-aaral natin tuwing Linggo o kung ano mang araw. Sana tayo rin po, no,
pag nag-aral tayo patungkol sa Panginoon, hindi lang siya yung para may added brain knowledge ako, but rather, madala ito sa totoong intimacy with God and resulting into obedience and love for the Lord. Tignan niyo yung effect ng lack of knowledge of God. Verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. And because you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priests. What does it mean to be a priest? Representative of God to the people. They are now rejected because they have forgotten God. Sila lang ba yung apektado? Hindi. Since you have forgotten the law of your God, sino daw ang apektado pa? Your children. Your next generation. If the present generation forgets God, most likely, if the next generation do not seek God, they will also be judged and forgotten by God. So, dahil sa bigat ng message na ito na pinadala ng Panginoon para sa mga Israelita, Hosea calls them. Hosea pleads with them. At ang panawagan niya sa Israel, ano? Come, let us return to the Lord. If you look at the entire, halos lahat ng prophets, ito ang message. Return to the Lord. Pero ito ang comfort. He has torn us, but He will heal us. He has wounded us, judged us, punished us, but He will bandage us. Siya rin ang magpapagaling sa atin. Siya rin ang gagamot sa atin. He will revive us after 2 days. He will raise us up on the 3rd day that we may live before Him. And then this is the command. So let us know. Let us press on to know the Lord. And sana maging totoo rin ito sa atin. Let us know. And then let us press on. Meron na po ba ditong nakaabot na sa punto na kilalang kilala ko na ang Diyos, hindi ko na kailangan mag-aral ng Biblia, hindi ko na kailangan makinig kasi kilalang kilala ko na ang Diyos. Wala pa. Hindi ko na kayo hinintay magtaas kasi pag may nagtaas na ako, magsusumbong ako kay Pastor Jesus. So, wala pa sa atin nakakaabot sa punto na masasabi natin, hindi ko na kailangan mag-aral ng salita ng Diyos, hindi ko na kailangan kilalanin ng Diyos. Therefore, just as Israel was commanded, let us press on to know the Lord. Ano sabihin ng press on? Strive. Madali ba yun? Press on, ibig sabihin, you're pressing on, you're moving forward, merong force na lumalaban. And lalaban ka. Anong mga lumalabang force sa atin? Kagaya ng oras na ito, nakakakain lang natin. Nakakain po, di ba? So, press on. Igising ako. Kahit naiantok ako. Iinom ako ng kape kung kailangan. Kakain ako ng kukutin kung kailangan. Para magising ako at hindi makatulog. We press on. Ano pa ang mga hindrance sa atin sa pagkilala sa Panginoon? Kahit nga hindi tayo inaantok, meron hindrance pa rin. Nga ba? Laziness. Mas maganda yung Korean novela eh. Gusto ko tapusin eh. Pero walang time mag-aral ng Bible. Hindi po masama manood ng Korean novela. Kagaya na sabi ko sa inyo, nag-try ako manood. Nanonood ako dati. Pero pag yun ay umagaw sa oras natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, then, yun yung kasalanan na. Ang promise ng Panginoon, if you press on in knowing the Lord, if you press on in studying the Word, minsan po hindi katamaran ng struggle natin. Hindi rin kunyari hindi rin yung inaanto. Minsan mag-aaral ka ng text, anong problema? Lord, hindi ko maintindihan. Ang hirap. And really, studying the word of God is hard work. You have to look at context, you have to look at the meaning of the words, you have to connect the sentences. Minsan nga English pa lang hirap na tayo, tapos minsan kailangan pa natin pumunta sa Greek. Alam niyo po, may nag-aaral kami ng TEA. Everyone familiar po ba dito sa TEA?
Wala na lang maghagulgulan kami ng mga classmates ko doon sa hirap ng assignments namin sa pag-aaral. Pero ito ang certain at ito ang sigurado. Lahat ng minuto, lahat ng luha, at lahat ng oras na ginugugol natin para aralin ang salita ng Diyos, worth it. May mga times, unang mabasa mo, hindi mo naiintindihan. Pero worth it pa rin yun. Kasi pag inulit mo pa, at inulit mo pa, at inulit mo pa ulit, darating ang panahon, maiintindihan mo rin. Dahil yun, pinag-add-add mo lahat ng effort mo, darating ang time, ito pala yung ibig sabihin nun. At ito yung sabi ng Panginoon, He will come to us like rain, the spring rain watering the earth. Di ba ilang buwan na sobrang taas ng heat index ng Pilipinas? Dito po ba umulan na ng malakas ng mga nakaraang araw? Hindi pa. Sa amin, noong isang araw, bumuhos bigla ng napakalakas na ulan. Sabi ko, Lord, thank you. Sobrang init kasi tapos pangatapos ulan, parang nawala lahat ng init. Pero na-imagine ko to dun sa ano, sa sinasabi ng Panginoon dito, na yung pagbuhos ng ulan, pag bumuhos ang ulan, meron ba sa atin pwede magpigil na may sasalo ng ulan? Wala. It will pour out like rain. Hindi mapipigilan. Mag-uumapaw. Babaha. Ganun ang pangako ng Panginoon. Sa lahat na mag-press on to know the Lord. At yun nila pangako niya sa bayan niyang Israel. Pero, no, pagdating dito sa verse 4 to 6 ng chapter 6, sabi ng Panginoon, what shall I do to you, O Ephraim? Pag nakita po ninyo yung Ephraim, yan po kasi yung isa sa malaking bayan sa Northern Kingdom. So kumbaga, ginamit niya yung malaking bayan na yon to represent the kingdom, para tawagin yung kingdom. So kunyari, Philippines ang kausap ng Panginoon, ang sasabihin niya, what shall I do to you, Metro Manila? Parang ganun. Pero ang ibig niya sabihin, buong Pilipinas. Okay, so dito, what shall I do to you, Ephraim? Buong Israel. What shall I do to you, O Judah? Yung buong Southern Kingdom din. Ano daw ang loyalty nila? Your loyalty is like a morning cloud. Ano po yung morning cloud? Hamog. No, na nandyan sa simula, tapos pagdating na ng buong umaga, mawawala. Ganun yung loyalty ng Israel. Ang bilis mawala. Therefore, I have hewn them in pieces by the prophets. I have slain them by words of my mouth, and the judgments on you are like the light that goes forth. Ang judgment sa kanila, parang ilaw. Pag nag-umaga na, meron bang pwedeng mag-shade sa araw para mapigilan ng pag-umaga sa buong Pilipinas? Wala. Pag sinindi natin yung ilaw dito sa kwarto, automatic buong kwarto liliwanag. Ganun yung judgment ng Panginoon. Ibig sabihin niya dito, walang makakapigil sa judgment na parating sa kanila. Bakit? For I delight in loyalty rather than sacrifice. Ang ginagawa kasi ng Israel, nagpapatuloy sila sa mga offering, patay ng animals, lahat ginagawa nila, ritual na lang. Wala na sa puso nila yung ginagawa nila. Wala nang pagsamba na totoo sa Diyos. Pwede rin ba mangyari sa atin yun? Every Sunday na sa church tayo, sipag tayo, hindi ko alam kung ano po yung mangyari. Siguro yung mga naglilinis, mga nasaserve ng food, nasa technical team, lahat. Pero pwedeng dumating yung time na lahat to ginagawa natin pero wala talagang knowledge of God. Wala talagang relasyon sa Diyos at nawa huwag dumating sa atin. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, we're doing it out of our love for God and out of our true knowledge of Him. But, after the picture of the prodigal wife, after the picture of the prodigal nation, na napakasakit pakinggan lahat about the judgment of God, the Lord closes the book with His promise of salvation for His people. That's why the love of the Lord is so steadfast. Talaga, Lord, mahal mo pa rin tong bayan na to sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa iyo. And then we ask, talaga, Lord, mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat ng kasalanan ko sa iyo. Sabi ng Panginoon sa chapter 11, verse 8, how can I give you up, O Ephraim? How can I surrender you,
O Israel, how can I make you like Adma? How can I treat you like Zeboim? For my heart is stirred over within me. All my compassions are kindled. Para kung mas maunawaan natin ito. Alam niyo po ba yung Adma at saka Zeboim? Bayan po yan sa Sodom at Gomorrah. So ang sinasabi ng Panginoon, tatratuhin ko ba kayong parang Sodom at Gomorrah? Uubusin ko ba kayo? Hindi. Paano ko kayo isusuko, Ephraim? Paano kita isusuko, Israel? Ang puso ko ay turned over within me. All my compassions are kindled. Alam niyo po kung ano yung kapareho ng nararamdaman na to? Kapareho ng word ito na ginamit nung ang Panginoong Jesus ay umiyak nung namatay si Lazarus. Yung kaibigan niya, John chapter 11, Jesus wept. Before that, sabi, his heart was stirred over within him. Ganun yung compassion na naramdaman ng Panginoon para sa Israel. Sabi niya, all my compassions are kindled. And when we talk about the compassion of God, you imagine the greatness of it, the infiniteness of it, and then all of it are kindled, nagsusumitlab para sa mga taong ito. And so he continues to call them in chapter 14. Return, O Israel, to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord. Binigay pa niya yung salita na kailangan nilang sabihin sa Panginoon. Pag bumalik kayo, ito sabihin niyo sa akin. Take away all my iniquity. Receive us graciously that we may present the fruit of our lips. Sabihin niyo sa Panginoon na Assyria will not save us, that we will not ride on horses, nor will we say again, our God, to the work of our hands. For in you the orphan finds mercy. Anong sabi ng Panginoon? Pag lumapit kayo sa akin, hilingin niyo sa akin, napatawarin ko yung kasalanan niyo, natanggapin ko kayo, natatalikuran ninyo na lahat ng dati niyong ginagawa, natatalikuran ninyo lahat ng Diyos-Diyosan at yung mga bayan na pinagkatiwalaan ninyo, at tatanggapin ko kayo. Grabe. Amazing. And then the Lord ends with this. I will heal their apostasy. I will love them freely. For my anger has turned away from them. I will be like the Jew to Israel. Ito yung restoration. Masisira sila, pero the Lord will be like a Jew. They will grow and blossom like a lily. Sino po dito nakakita na ng lily? Ng bulaklak. No, napakaganda. Ibig sabihin, babalik ang ganda ng Israel. He will take root at the cedars of Lebanon. Ibig sabihin, pag malalim ang ugat, matibay ang puno, babalik ang lakas ng Israel. His shoots will sprout and his beauty will be like the olive tree. Magiging mahalaga siya ulit kasi yung olive tree, isa sa mga pinaka valuable na halaman para sa kanila. His fragrance like the cedars of Lebanon. Those who live in His shadow, in the shadow of God, will rise again. They will blossom like the vine. His renown will be like the wine of Lebanon. No, yung Lebanon is one of the places known for its wine in the ancient times. Sikat na sikat sa buong mundo. At ganun na mangyayari sa Israel. Makikilala siya muli sa buong mundo. O Ephraim, what more have I to do with idols? It is I who answer and look after you. I am like a luxuriant cypress. From me comes your fruit. Balik kayo sa akin. I will restore you. I will restore you. And so he ends. This is the very last word of the book. Whoever is wise, let him understand these things. Whoever is discerning, let him know them. For the ways of the Lord are right, and the righteous will walk in them, but transgressors will stumble in them. Alam niyo po, isa sa mga paraan para maunawaan ninyo yung message ng isang buong book ng Bible, tingnan ninyo yung top, yung pinakasimula ng book, tingnan ninyo yung pinakadulo ng book. Ano yung nangyari sa pinakasimula ng book? Indictment ng Panginoon sa kasalanan nila. Diba? Yung harlotry na ginawa nila. Pero ano yung dulo ng book? Restoration. So despite their sinfulness,
May judgment sa gitna, but there is always the promise of restoration for His own people. Praise the Lord, we have such a God. Because that kind of love, that kind of steadfast love na ipinakita niya sa mga Israelita is the very same love available for us. That though there may be times we have committed adultery against the Lord, we have sinned against the Lord, whether in time na hindi pa natin siya kilala hanggang sa time na maligtas tayo, or sa time na naligtas na tayo pero nahuhulog pa rin sa kasalanan, that same love is available for us if we repent and turn to the Lord. Summary, tapos na tayo. God is grieved by the sin of His people. Let us remember that. God will chastise His sinning people, and He chastises because of love. But the promise is He will restore His people because also of His love. Application. In the message of Hosea, God is emphasizing His unchanging love for Israel even in the face of her spiritual adultery. Hosea is a message to those who are married to the Lord. Sino yon? Tayo rin. Church. Like the church, like Israel, the church can also grow apathetic towards the love of God. Diba? We can also commit spiritual adultery against Him. We can take the resources that He has given us and spend them to satisfy unworthy ambitions and pleasures. When we fail to bear testimony to the light and love of God that we should be proclaiming to unbelievers, no, unbelievers will not take God seriously. Diba? Pag hindi natin ginagawa yung role natin as light, tayo mismo mga mananampalataya ang nagiging hindrance sa ministry ng evangelism ng Panginoon. And so we must be restored. So time for reflection for us. Do we realize that our sin grieves our Lord? Are you satisfied with the love of the Lord? Or kagaya ba tayo ni Gomer? Na, ay, mas masarap doon, mas maganda doon, when we don't realize all that we have comes from God. How does the steadfast love of our Lord God help us in our battle with sin? If you are struggling with sin right now, how does the steadfast love of the Lord encourage us? When the Lord promises to restore Israel, it's also a promise for you that you will overcome your sin to the Lord Jesus Christ. How does it affect our battle with sin when other people sin against us? When brothers and sisters sin against us, how does the love of the Lord help us? Lord, kagaya ko, mahal mo rin tong kapatid ko. Yes, he may have or she may have sinned against me. He may have hurt me, or I may have hurt her or him. But just as you promised to restore Israel, just as you have restored me, I am certain you will restore him or her. When we are ministering to people, counseling someone younger than us, it's also an encouragement for us. Minsan, di minsan. Madalas, mahirap. Madalas, nakaka-frustrate. Madalas, tagal-tagal ko na siyang pinag-pray, bakit ganun pa rin? Pero kung totoong mananampalataya, you can have hope. I will continue to be patient and loving to this person. Even if talikuran niya ako, bastusin niya ako, at kung ano-ano pang gawin niya, I will continue to shine the light of God because I have received such love from God. And this also, may mga pupunta mamaya sa missions. The steadfast love of the Lord strengthen us in our missions. Sa pagpunta ninyo sa mga places kung saan kayo mangangaral sa mga bata, alalahanin ninyo na habang nagmi-minister kayo sa kanila, yung love na ibinigay sa inyo ng Panginoon, at yun din ang iparanas niyo sa kanila at ipaunawan ninyo sa kanila. That po, let's end our study this afternoon with a word of prayer. O Lord, our God, majestic God, thank you for your patience with us. Thank you for your love for us.
Thank you, Lord, for the book of Hosea na nagpakita po sa amin una how you grieve over our sin and how you will judge sin. But also, Lord, that you would restore your people. And that same love and compassion is also available for us, Lord. Thank you. Thank you that you have caused us to be able to experience and receive that love through the Lord Jesus Christ. And so help us, Lord, in many areas of our life where we may struggle, na kami po ay magpatuloy at laging may pag-asa dahil sa Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo pong puwit pagsamba sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po.